Hello guys, welcome to my YouTube channel guys. My YouTube channel guys is Special Gaming. So don't forget to subscribe my channel guys. Guys, this is for Filipino. So I will speak Tagalog. But maybe there's some translation of this, because I really help those Filipinos buy some IP cam. But some IP cam is a scam. So this is awareness for Filipino, to all Filipino want to buy IP cam guys. So guys, ito nga pala guys yung review ko ngayon sa IP cam. So may IP cam ako ng tatlo. So IP cam ko ay UC B380 and Tapo. This Tapo is TP-Link guys. So explain ko sa inyo guys ha. So yung itong UC na guys, itong UC na to, ito yung inuhaan ko ng stores, MDCZ. So 4 years ago si guy, 4 years or 5 years ago. So dito ako nagkuha ng UC guys. Pero may mga ano din sa Lazada, sa Shopee to guys eh. Pero sa Lazada meron din ibang store, pero makikita mo yun guys yung nakalagay dito, wireless household UC YY P2P 1080p IP cam CCTV. Kung makikita nyo guys yung YY P2P UC, ito yung pinakaunang mga IP cam guys na nauso dati sa bago nag B380. So ito yung YY P2P. So may apps sila guys bago yung B380 Pro na apps. So YY P2P yung apps nila. So pagkita ko sa inyo yung apps, kaya ito. Ito yan, YY P2P. Pero wala na sa Play Store yan, kasi may natanggal ata sa Play Store. Gumawa ng B380 Pro. So explain ko sa inyo guys ha. So wala to sa Play Store guys yung apps niya, pero meron sa, may link ako sa description below. So hahalapin, i-install niyo lang guys yung link na yan, i-automatic click niyo, i-install yan guys. So itong camera guys, ginagamit ko mga hanggang ngayon, almost 5 years na guys. So pwede siyang indoor, pwede siyang outdoor. Pero kung i-outdoor niyo guys, wag niyo yung maano sa mga basa or expose sa araw or sa ulan. So ito lang, lagyan nyo lang ng shelter guys na hindi siya mabasa sa ulan guys. So subok na yan guys, ginawa kong outdoor minsan yung iba, kasi hanggang ngayon guys gumagana pa rin yan. So wala akong negative comments dito guys, kasi ito yung pinaka magandang camera na nagamit ko, at handy friendly siya guys. Almost 5 years na ginagamit ko, nagana pa rin. So YY P2P guys. So i-try natin tong guys sa YY P2P. So at punta tayo ng apps guys. Yan, ito yung apps niya guys, YY P2P. So ito yung share, playback, settings, ito yung host. So ibig sabihin ikaw yung host guys. So kung gusto niyo malaman kung paano mo set up guys, may video ako, step 1 to 4. So hanapin niyo lang sa channel ko guys. So kung may nakalagay share, playback, settings, so ibig sabihin ikaw yung host. So kung playback lang guys, so ibig sabihin pinapasa lang sa iyo, share lang siya. Yan. So punta tayo sa may online, naka-online guys. So playback guys, playback. Click mo lang yung playback guys. Ito yun guys, recorder guys oh. So wala siyang sublight sa recorder. Ito yung pinakamagandang application or IP cam na nagamit ko guys, kasi almost 5 years na naghanap pa rin. Wala akong comments. Tapos yung recording niya guys, every 30 minutes yung loop. So ibig sabihin talagang accurate yung recording niya. At saka mag-click nyo lang guys, magre-review nyo.
So hindi ko na i-click guys kasi all goods naman to siya guys, ma-review niyo through online guys kaya may wifi ka talaga kayo guys. So yung recording niya guys tuloy-tuloy. So yung record niya guys, paalala ko sa inyo record niya. Kung may 32 GB kayo na micro SD through recording niya, so makakonsume niya guys 2.4 GB per day. So ibig sabihin guys, ano mo yun, convert mo yun sa ilang days. So almost 13 days yung recording niya guys kung 32 GB yung memory SD card niyo. So guys, paalala ko sa inyo guys, bago nyo isalpak yung SD card, so yung bago yung SD card, so wag na wag kayo bibigli sa mga online guys na nabibinta na mura guys kasi marami yan picky guys, hindi na gana sa IP cam nyo, nag-i-stop na recording yan. Bibili kasi mga legit guys ha, yung legit talaga, yung original na micro SD, isalpak nyo dito. Kahit na 16 gig or 32 GB, pero kung sa akin lahat guys, nilagay ko 32 GB kasi 13 days siya nag-recording non-stop 24/7. Tapos kung mapuno na siya guys, so ibig sabihin pizza dos nagsalpa mo, nag-upisa siya na recording. So kung naabot siya na 13 days guys, magre-record naman siya, i-reprise na naman yung picture uno niya, mawawala na naman yan, balik na naman siya. Ibig sabihin siya guys, recycle yung recording niya. Yung naunang na-record na yon na after 13 days, yung first day, buburahin niya yon guys, tatapalan niya. So ibig sabihin, recycle siya guys. Kung 32 GB yung memory mo, first day to 13 days, recycle lang siya guys. So maganda to guys kasi subok na subok guys. Tingnan mo yung recording niyan, walang sablay yan guys. Every 30 minutes nag-loop siya guys. So bago nyong isalpak yung SD card nyo guys, punta kayo sa settings kasi yung naka-offline nyo guys, ino-off ko ng asawa ko kaya hindi ko manon yung settings. Ito yung host ko. Punta kayo sa settings guys, ano nyo, record continuously or automatically record. Tapos bago nyo magamitin guys, ang SD card nyo i-format muna guys dito sa mismong application na guys. I-format mo yung SD card guys bago magsimula ng bago guys, yeah. Pero isa business ka lang mag-format guys. Kasi sa akin wala nang format kasi hindi ko na tinatanggal. Pero kung upgrade ka ng SD card mo, format mo bago magamitin. So ito guys, recommended ko to guys kasi magagamit mo to guys sa online guys, active kong online. Kaya mahina yung internet ko guys, pero test trial na natin guys ha. Yan, online yun guys. So nagana, pwede ka mag-kuan, 2-way talk, or pwede mo magalaw yung camera within 30-60 degrees. Hindi ko na gagalaw guys, pero nagana lahat guys. So grabe guys, sulit na sulit yung camera guys kasi pag gabi may night vision. Tapos wala naman siyang ano guys, wala siyang mga totaling special na notification na may tao, detected alarm kasi itong ano guys, itong application niya luma. Gustong gusto ko guys kasi ito siya, ang recording ng SD card niya, talagang sulit na sulit yung SD card na magagamit mo, na di pares na ibang brand na talagang niloloko ka lang. So guys, so okay na to yung UC guys ha. So UC ito yun guys, mura lang to guys, subok na to guys, subok na ginagamit ko to. So punta tayo yung pangalawa guys sa B380 official store. So B380 Pro. So gumamit ako nito guys na ato, maganda yung camera guys kasi pinaka-update to siya guys, maganda yung camera niya at saka so friendly siya. Yan, nakabili ako nito guys. Nakabili ako ng
ito B3 yung unang ano guys, yung nakalagay diyan ang unang bulb wireless indoor auto tracking. So nakabili ako niya guys, tatlo guys, nilagay ko sa shop sa office unit ng mama ko. Tapos goods na goods siya kasi ay may detector siya, movement at saka nagana lahat guys. Kaso nga lang guys, ito yung pinaka ayaw ko sa kanya. Yeah, no. Try natin guys sa punta tayo sa B380. We make useful camera na guys, oh. Sa pagpasok mo lang guys, sa pagpasok mo lang guys, yan, oh. Matagal guys, loading yan guys, loading. Yan, ini-X ko lang guys kasi loading guys. So, ito yung apps na guys, B380 Pro. So, nagana lahat yan guys. Ang ganda ng camera. Tapos, so, nagre-record siya. Ang problema nga lang guys, yan o. Like ko yan sa inyo guys. Minsan mahina. Nagpa-play naman siya guys. Yan. Maganda yan guys kasi nagana lahat guys. Nagana lahat yung ano niya. Movement track, light control, recording, speak. Tsaka pwede mo magalaw-galaw guys. Nagana yan. Ang issue nito guys ay ito yung playback guys. Playback. Loading yan guys ha. Yan. Yan ang issue niyan guys. Yan. Ito yung issue niyo guys. Nagre-record naman siya guys. Nagre-record yan siya. Kaso minsan putol yung recording niya. Yan, minsan putol, minsan wala, minsan putol, minsan wala. Yan. Nakalagay dyan guys, oh. Ano, SD card dyan. SD card ko yan guys, nilagay dyan. So, nilagay namin dyan ang SD card 32 GB. So, yung nakarang araw, walang recording. Minsan, nagre-record. Minsan, napuputol. Yan. Yan ang yan ang issue nila guys sa camera nito. Yan, oh. Nakalagay, don't want to miss important moments, cloud video. May palagi nagaganyan guys. Yan. Click natin guys ha. Okay naman yung camera guys. Maganda siya, marami siyang function. Tsaka marami siyang ano mo. Ang kaso nga lang guys, yung recording micro SD card guys. So nilagyan ko ng micro SD card lahat to, 32 GB. Tapos yung SD card niya hindi picky guys ha, branded yun. At saka hindi talaga picky yung SD card guys. Nano ko, pinaslak ko yung, sinalpa ko yung SD card. Tapos pinormat ko sa mismong settings niya. Tapos yan guys, nagre-record siya ngayon guys. Pero minsan hindi siya nagre-record. Yan. So ngayon nagre-record siya. Subok na yan guys ha. Hindi ko lang na ano guys kasi pag play natin, pag playback natin may record siya. Pero minsan isang araw putol siya, half delay yung record niya. Minsan wala, isang araw walang record. So hindi siya stable guys. Maganda yung camera niya guys, maganda, mura, maganda. Pero hindi siya stable yung record niya, micro SD. Kaya nga may nakalagay silang cloud diyan, no. Cloud recording. Kailangan mo ng ano guys, mag-avail sa kanila. Kung gusto mo na stable yung recording guys, talagang stable na stable, mag-avail ka ng cloud recording sa kanila. Kaya nga lang may bayad $0.01. So kung i-purchase mo yan guys ngayon, $0.01
sumalit lang yan guys. Pero after 1 month guys, maglagay na naman sila ng ano, guys, oh. After 1 month guys, ating at after 1 month, $3 na yan guys, ah. Continuous recording 14 days na. So kung 8GB ibibigay nila guys, trial 8GB. So magre-record siya ng 10 days. So 10 days yung recording guys sa 8GB. Tapos yung purchase lang 1 month 0.01. So after 1 month yan guys, ito na guys. Ito na continuous recording ay ito basic yan. After 1 month yan guys, kung i-purchase mo yan guys ngayon, 0.01 pa, murang-mura. Pero after 1 month yan guys, $3 na yan. So $3.39 sa atin guys. So every month sa isang camera dapat may 200 pesos ka na gagastuin. So sayang guys. So para saan pa yung SD card na binili mo? Kaya nga ganyan guys, yung apps na to guys, B380 Pro, hindi ko highly recommend ko sa inyo guys, na hindi highly na hindi ko i-recommend sa inyo guys. Kasi mabibigo ko yan guys, kung bibili kayo ng micro SD nyo, abnormal naman yung recording, kahit na original yan, kahit anong brand yan, abnormal yung recording. Pinipilit kanila na mag-avail ng cloud sa kanila na may bayad. Loko yan sila guys, kaya ang daming mga nag-promote sa Facebook, maganda daw, mura, buy one take one. Wag na wag kayo bibili guys, na-scam na ako nito kasi ang habol ko talaga guys, yung micro SD card, nagre-record siya. Yan, so wag na wag kayo bibili nito guys, sayang yung pera nyo. Pero kung gusto niya na hindi sa recording guys, mabibiyon nyo na sa personal, mabibiyon nyo talaga na on time, ito guys, maganda to. Pero sa recording guys, kung wala kayong balak na mag-cloud, wag na wag kayo bibili nito guys, sayang yung pera nyo. Yung SD card nyo, hindi siya nag-normal function, nag-abnormal siya. Subok na yan guys ha, kahit anong camera nila, B380 Pro X nyo yan guys. So doon tayo sa pangatlo guys. Yan, ito yun guys, oh. Wag kayo na bibili nitong mga B380 niyan kahit sa Facebook. So ito guys, dito na naman tayo siya, Tapo 3 Tapo Seat 200. So ito guys yung ano, basta tipiling guys na Tapo, wala akong masabi guys, kasi talagang all function guys. Tapos hindi siya nag-ingi ng pera. So kunting ano lang guys, may cloud naman siya guys, depende sa iyo guys, cloud or SD card. Pero kung mag SD card ka guys, kailangan na malaki yung ano mo guys, memory, 64GB dapat pataas, kasi malaki yung kinakain niya to guys eh. So minsan guys, kung 4 megapixel yung binili yung camera guys, minsan may Tapo si 220 ata yun, 215. Kung 4 megapixel yun guys, yung 32GB nyo hindi siya enough, kailangan nyo na 64GB pataas, kasi malakas siya sa recording. So example to guys ha, ito ata yung 64GB mo, abot na siya ng 8 days, mga 1 mic mahigit. So recycle pa rin siya. So try natin guys. sorry guys, bless me. So punta tayo ng Tapo, yan guys, oh. Share lang to sa akin guys sa shop. Sinishare kasi wala ako sa Pilipinas guys, kaya may na yung internet ko, satellite yung ginagamit ko. So wag natin ano guys, all function yan, nadidetect niya kung pwede ka maglagay ng oras, kung anong oras yung gusto mo, detect siya ng may tao, mag-agad siya mag notification sa ano mo, sa camera mo, sa cellphone mo. So mahina yung internet ko guys, ayan mo ta, natayin yan guys, oh. cloud
iCloud or SD card. So SD card nito guys, hindi ko na pag-usapan to guys kasi yung SD card nito guys, kailangan mo mataas guys, 64GB pataas para yung cycle mahaba-haba siya. Maganda guys, maganda yung Tapo guys. Wala akong masabi. Kung may budget kayo guys, Tapo bilhin nyo. Kaya nga lang medyo may kamahalan kaysa sa nauna yung nabanggit ko, yung unang nabanggit ko na UC. Yun, budget million. Ito, may kamahalan to pero sulit na sulit to guys. Kung may budget kayo guys, dito na kayo sa Tapo. Ito yung ma-recommend ako sa inyo guys na ano, na lahat ng Tapo na IP cam, ito yung pinaka-the best guys, number one. Kaya number one sila ngayon guys. Ito lang yung guys na recommend ko kayo sa inyo guys. So be aware guys ha. Kung bibili kayo ng IP cam, kung budget mail, yung UC guys, yung piliin yung UC. Tapos kung may budget kayo, yung Tapo. So ito guys, paalala ko sa inyo guys, kung may, kung wala kayong budget, low budget kayo, ito yung bilhin nyo guys. Mura to, sulit, at saka yung SD card kumagana. Kung may budget kayo guys, so all goods, all perfect. Kung may budget kayo, ito yung bibilin nyo. Suabi ito guys. So ito lang guys yung, huwag kayong pa-scam nito guys, kasi ito namimira to. Maraming ads sa apps nila, at yung micro SD mo, yung recording at normal. So kung may importanteng namimiss mo, yung playback minsan wala, minsan meron. Kaya highly not recommended itong IP cam na to. Useless to guys, kasi yung micro SD mo, micro SD mo, sayang na sayang, sayang yung pera mo. Yun lang guys, thank you sa nanood nyo na video. So awareness na to guys ha. Salamat. Practical review lang, practical review to guys sa my experience guys. Thank you.